Hindi ko kasi alam na audition pala yun, B. Nakakaloka. Tapos nakatatlong rehearsals. Sa tatlong rehearsals na yun, wala man lang isang taong nagsabi sa akin na, uy, kulang ka sa energy, uy, baka naman pwede kang mag-exert, pwede mong ibigay yung best mo, or walang ganun. Nagulat na lang ako nung pangatlo, pagkatapos ng pangatlo ng stage rehearsal with Soingo, pinatawag ko sa tech booth para sabihin sa akin na papalitan na nga ako. Nagulat ako. Susukot si ante nyo. Ayoko na mag-cause ng gulo. Kasi nakikita ko lahat na sa stress na yung interpreter niya. Hindi niya na malaman kung paano niya i-interpret ng in a nicer way sinasabi ng Korean director na yun eh. Sa mga bashers dyan, magbagong buhay na tayo. Ay, kayo lang pala. Peace! Nung rehearsal daw, hindi daw niya namigay yung best niya. Kaya, bigla na lang siyang tinanggal. Hindi ko kasi alam na audition pala yun, B. Nakakaloka. Hindi na talaga ako dapat mag-talk about this matter kasi okay naman ako. Actually, yung mga friends ko nga yung mas affected dahil sa akin at pinupush akong mag-talk. Eh, hindi niya ako magaling mag-talk, diba? Pero naintindihan ko naman and appreciate ko yung mga kaibigan kong may concern sa akin at saka yung mga supporters ko na pinagtatanggol nila ako sa social media. Kaya ito na, sige na. Ito na. Alam ko naman sa sarili ko, aminado ko, hindi ko strength ang hosting. So bakit ako kinuha? Actually, nagulat din ako nung in-offer sa akin to. Tapos in-announce pa ako na ako yung mag-host. Ayan. Ganda pa ng smile ko dyan. Ang saya-saya ko pa dyan. Pinarepost pa sa akin tong picture na to. Yung unang-unang beses ko pa lang nalaman na may fan meeting si Soingo dito sa Manila, isa lang ang gusto ko. Pagpag-unahan ako dun sa mga fans para makakuha ng VVIP ticket. Yung pinaka nasa harap at nakikita ko siya nasa harap. Yun lang. As in, yun lang. Tsaka selfie, baka naman, yun lang yung plano ko. Tapos, same day ng selling ng tickets, dun sinabi sa akin na mag-host ako. Hindi agad ako nag-yes. Ayoko nung una kasi alam ko yung kapasidad ko. Hindi naman, wala pa akong zero experience pa ako sa hosting. Mga host ko lang, mga spills lang sa asap. Ganun lang. Alam ko magiging super challenging yun para sa akin. And then chinika ko and humingi ako ng payo dun sa mga admins ng Soingo Fans Club. And then sobrang natuwa sila. Gusto nila akong maging host kasi daw marirepresent ko sila sa stage. Alam nila na wala akong experience sa hosting and dinadoubt ko yung sarili ko kasi sinasabi nila, huwag ka mag-alala, supportahan ka namin, kaming bahala sa'yo, cheer ka namin sa baba. Ganun sila ka-supportive. Doon ako napayes. May mga nagsasabi, lesson learned daw, di ko daw kasi binigay yung best ko, deserve ko lang yon. Tapos, dapat daw pag-rehearsals pa lang, ginagawa na yung 100%. Okay, pero 5 a.m. ako gumising. Call time ko 7 a.m. Nag-start yung rehearsal 8:30 a.m. Tapos, nakatatlong rehearsals. Sa tatlong rehearsals na yon, wala man lang isang taong nagsabi sa akin na, uy, kulang ka sa energy, uy, baka naman pwede kang mag-exert, pwede mong ibigay yung best mo, or walang ganun. Nagulat na lang ako nung pangatlo, pagkatapos ng pangatlo ng stage rehearsal with Soingo, pinatawag ko sa tech booth para sabihin sa akin na papalitan na nga ako. Nagulat ako, pero umokay agad ako, kasi parang at the back of my mind, sabi ko, makakanood ako ng performance ni Soingo. Pero at the same time, na-realize ko, shucks, may mga nag-expect na makakapanood sa akin dun sa stage. And mga bumili ng tickets para sa akin. Kahit konti lang sila, maliit ng percentage nila sa audience, meron pa din. So, paano yun? Nagmamatigas yung director, yung Filipino director and yung organizer na huwag ako palitan dun sa Korean technical director. Pero, nakita ko kung gan talaga siya naninindigan na palitan ako. Ang sabi pa niya, kung hindi yan papalitan, ako aalis. Susukot si ante nyo. Ayoko na mag-cause ng gulo. Kasi nakikita ko lahat na sa stress na yung interpreter niya. Hindi niya na malaman kung paano niya i-interpret ng in a nicer way sinasabi ng Korean director na yun eh. So ako, okay na, tama na. I'll give way. Huwag lang magkagulo or huwag lang madelay. Magbibigyan na lang ako ng statement. Sa 20 years na existence ko sa entertainment industry, ngayon lang ako nagbigay ng statement na ganun para sa public announcement. Alam ko kahihiyan yung pagdadaan ko pagkatapos nun, pero sige na. Kung yung sa sinasabi naman ng Korean director na para sa ikagaganda ng show,
sige na. Feeling ko nga mas gusto ko pang mas maging maganda yung show kaysa sa producers eh. Kasi I'm not after the money. I'm not after the business. Gusto ko lang talagang maging successful si Soingo and mapasaya yung mga fans. That's it. Clear ko lang din, hindi ako humingi ng second chance. I expected a second chance kasi baka na-realize nila, baka nga ako nga may mga nagpunta na bumili ng ticket para sa akin, mga ganun, pero wala. Madali ko siyang natanggap kasi alam ko naman na hindi ko forte ang hosting. Kung siguro pinalitan ako sa acting, sa role na ganito, or sa singing, doon medyo more hurt ako. Pero yung sa hosting, hindi siya ganun ka big deal para sa akin. Minindset ko na lang na okay, makapanood ako ng performance ni Soingo with my mom, with my best friend, friends ko, and mag-enjoy kami together. Tapos may one-on-one interaction naman ako with Soingo. At saka pala yung one-on-one interaction ko with Soingo, siya yung nag-alok nun. Hindi dahil parang pampalubag loob sa akin, organizer. Ay, hindi. Nung pagkakilala ko pa lang sa kanya, ay, hello po ako po. Si Crystal, ako po yung host niyo. Ay, sabi niya, ah, buti marunong ka mag-Korean. Tapos, oh, diba ikaw yung YouTuber na nag-interview sa akin? Tapos sabi niya, oh po. Panalala niya! So, kutang-kutang naman yung ante niya sa backstage, diba? So, winner pa din. So, sa mga nag-worry po sa akin, okay na okay po ako. At doon naman sa mga ginagawa pa rin issue to, tingnan na natin, no? Mag-move on na tayo. May mga nangyari man na hindi maganda, pero tignan na lang natin yung brighter side. Mindset lang yan, mindset. At sa mga bashers dyan, magbagong buhay na tayo. Ay, kayo lang pala. Peace! Thanks for watching. Please don't forget to subscribe for more updates on your favorite celebrities.